Ayun, napapansin niyo mga jerseys? Ayan, oh. Ayan. So, actually, mga jerseys, yung kuryente niya, no? Kalat na siya. No? Parang pumupunta na siya dun sa trade natin. Ayan. Ayan, oh, mga jerseys, oh. Pansin niyo. Ayan. Ayan, ulitin natin. Nilapit ang camera. Ayan. Ayan. Pansin niyo, mga jerseys. Ayan, oh. What's up sa inyo lahat mga jars? Today's videos ay papakita ko sa inyo kung paano mag troubleshoot ng ating motor na hirap siyang umandar. Okay? So stay tuned mga jars. Panoorin niyo itong video na to, tapusin niyo para may matutunan kayo. Okay? So based on my experience mga jars, actually itong motor natin is dalawang araw na siyang nakatambay dito kasi nga po hindi ko siya nagamit nung time na yon, gawa ng hindi pa ko inandaran. Buti na lang nagluko siya, pauwi na ako. So kahit papaano nagluko siya, malapit ako sa bahay. Ayun, so titingnan natin ngayon mga jars, i-check natin kung ano ba yung problema nitong motor natin na si Mighty. Okay, stay tuned mga jars, panoorin nyo hanggang sa dulo. Ayan mga jars, no, titestingin natin ito, papaandarin natin, i-on natin yung ignition switch. Ayan, try natin paandarin kung aandar ba siya para malaman natin kung ano ba talagang difference ni Mighty, kung bakit ayaw niya talagang umandar. So start natin mga jars. Ayan, nag-i-start naman siya mga jars, so ibig sabihin ayan, nag-i-start naman siya. Sabihin, may kuryente yung ignition coil natin. Ayan. Ito. Yung coil natin, nagmumula dito, papunta sa spark plug. So, may kuryente siya kasi nga, na-under siya eh. Pero, hindi lang talaga siya magdiretso. Parang napuputol. Tapos, try natin ulit, paandarin. Start. Ito yung push starter natin. Ayan, oh. Ayan mga jars, unang-una kung bakit siya ayaw umandar, i-check natin siyempre yung gasolina natin kung may gasolina ba siya. So actually mga jars, itong fuel gauge natin is sira na to. So hindi na natin yan matitingnan. So dito na lang tayo sa tangke. Didiretso tayo sa tangke, check natin kung may gasolina siya. Ayan mga jars, no, medyo may gasolina pa ba tom? Parang wala na ata, pero double check natin. Meron alam ko meron pa yan eh. So ayan mga jars, ang likot ng camera, pasensya na kasi wala talaga akong tagahawak. Ayan, ayan mga jars, pansin nyo, ayan. So actually mga jars, meron naman talaga siyang gasolina, no. So ayan, pansin nyo naman, nakikita ko, ayan, inalog-alog ko siya. So marami pa namang gas, okay? So, hindi po itong dahilan bakit hindi siya naandar. Sara natin. Ayan mga jars, no? May gasoline naman po siya. So, actually talaga mga jars, marami naman talagang ways para hindi umandar yung motor natin. So, it's either yung CDI po natin nandito sa loob or yung stator natin sira na. Pwede rin yan mangyari para hindi umandar yung mga motor natin. Tapos yung carburetor natin, kung may diferensya o barado, possible talaga na mahirap talaga siyang umandar. So para sa akin naman, yung carburetor ko okay naman yan kasi nalinisan ko na yan. So ngayon mga jars, i-check natin yung spark plug, okay? Check natin kung maayos pa ba to. Sorry, may kuryente naman talaga siya, may start naman, kaso nga lang hindi siya makadiretso. Parang pinipigilan niya yung kuryente para hindi umandar. So try natin itong buksan.
itong spark plug ko, mga jars, which is a Regium spark plug. So, ang tagal na nito, almost isang taon na ito mahigit sa akin. Ayan. Ang gagandahan ko lang nito kasi hindi siya na nag-fade yung ano niya, yung pinaka yung bakal niya, hindi siya nagpipaid tulad ng ibang spark plug. So kinakalawang na agad siya. Ayan. Medyo maayos pa siya at mukhang malinis pa talagang tingnan, no? Ayan, no? So check na rin itong mga jars kung okay pa ba itong spark plug na ito. Ito yung sa gitna, kikita nyo ito sa gitna. Ayan. Sa gitna may kulay itim, yun po yung positive electrode natin. Tsaka yung ibabaw ito. Ito yung negative natin. Negative electrode. So yung positive electrode dyan, dapat kung i-testing natin ito, dapat dumiretso lang yan yung kuryente dito sa negative electrode natin. Ayan. Kasi pag nag-start po tayo, naglalabas po siya ng kuryente dyan sa positive electrode through negative electrode. So dapat yung kuryente po na dumadalo dyan sa positive electrode natin, mapuputo lang dito sa negative electrode natin. Pinakakuryente niya dapat dyan lang siya. Hindi siya nagkakalat, hindi siya lumalabas yung kuryente. So pag lumabas ang kuryente yan, mga jers, ibig sabihin busted na po yung spark plug natin. So, mga jers, babalik natin tong spark plug. Tapos tetestingin natin to. Ayan, mga jers, testingin natin to, mag-start tayo. Check natin yung spark plug kung okay pa ba yung kuryente niya dyan. Diretso pa ba dyan sa negative electrode natin kung, or hindi na ba siya nalabas. Mas pag lumabas yan, mga jars, possible na busted na po yung spark plug po natin. So check natin ngayon, panarin natin. Yan, mapapansin nyo, nakagloves ako. Minsan kasi may kuryente pag in-start natin yan. Malakas ang kuryente yan. Baka mag-ground tayo. Ingat na lang. Try ko i-start. Ayan, mapapansin nyo, mga jars. Ayan, oh. Ayan. So actually, mga jars, yung kuryente nga, no? Kalat na siya. No? Parang pumupunta na siya dun sa trade natin. Yan. Yan, mga jars. So, pansin nyo. Yan. Yung hindi na siya yun, mga jars, kaya pala hirap sa mandar. So yung spark plug po natin is may diferensya na, kumbaga busted na po yung spark plug natin. Kung napansin nyo yung pag start ko kanina, yung pinaka ignite po ng kuryente dyan sa spark plug, lumalabas na po siya. Kaya pala hirap siyang umandar, hindi siya makapaandar kasi nga yung spark plug natin is busted na. Okay? Ayan, ulitin natin, nilapit ang camera, ayan. Ayan. Hanggang yun, mga girls, ayan, oh. Wala na po sa direction niya, wala na po sa direction yung kuryente na dumadalo dyan sa positive electrode natin. Kumbaga nagkakalat na siya. Ayun, ano? So, busted na yan. Papalitan natin. Okay? Ito na yung papalit natin na spark plug, which is Bosch, yung tatak natin na nakuha. At papalitan na natin yung Iridium spark plug natin. So, wala kasi ako mabiling Iridium dito. Sa online lang kasi ako nakakabili. So, pansamantala, ito muna yung gagamitin natin. Okay? So mga jars, hindi ko na ito testingin kasi nga bago na ito, diretso na salpak na natin doon sa head natin. Ayan.
Ayan mga jars, bagong bago. So hindi na natin to kailangan tetestingin kasi bago nga. So salpak na natin, diretso na natin kabit to ng umandar na to. Yan, nakasalpak na siya. Pasok natin. Yan, subukan na natin ngayon mga jars, pandarin na natin. I hope na maging maayos na talaga yung andar niya. Hindi na siya magputol-putol tulad kanina na hirap umandar, nagpuputol-putol. Hindi siya makadiretso. On natin, yan. Ayan mga jars ha, mapapansin nyo mga jars, ayan, malamig po yung makina natin, ayan, malamig po yan, subukan na natin i-start. Ayan mga jars, ayan, andan na po sa mga jars. So ayan mga jars no, napa-under na po natin. Just 2 click lang po siya. Medyo mihina na kasi yung baterya natin. Kaya medyo naghirap din siya magmapa-under. So ayan mga jars no, titestingin natin ulit. Papatayin natin. Tapos i-open. And try natin mag-push start kung gagana siya kasi nalubat na yung ano natin. Naubos na yung baterya natin sa kakatesting ng spark plug natin. So, ito na lang yung way para masubukan natin ulit. Mahina na talaga yung baterya natin. So, mag-kickstart na lang po tayo. Yan. Panjakan ko. Yon. Yan, 1 click lang mga jars. Yan, ito na siya. Okay. So ayun mga Diyos no, natapos na rin natin itong si Mighty, naayos na natin. So yun nga, yung dahilan para hindi umandar yung motor natin, which is busted na po yung spark plug natin na luma, yung stock natin dyan. So nagpalit pa ako ng bago, yun nakita nyo naman. So gumamit pa ako ng Bosch na spark plug. So ayan, naging okay siya, naging maayos na at napa-under na po natin yung motor. So yun lang mga Diyos no, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and don't forget to click the notification bell. I-bell all nyo po mga jars para naman sa mga susunod natin na videos, ma-update po kayo, okay? Ma-notify po kayo. Okay, yun lang mga jars no. Maraming salamat and God bless. Ride safe.